Hi everyone, welcome to Solitech Reviews. So after almost 2 weeks ng paggamit ko sa phone na to, isashare ko na sa inyo yung aking full review dito sa Infinix Note 12 Pro 5G. Ang presyo nito ay 12,499, pero kung sakaling maabutan ninyo yung promo ng Infinix dito, from September 27 to September 29, ang magiging presyo na lang nito ay 10,299. So kung sakali na ito talaga yung phone na inaay ninyong bilhin, mas maganda samantalahin ninyo yung mga petsa na yan para mas malaki yung matipid ninyo. Pero, before kayo bumili, mas maganda, tapusin nyo muna yung video na to para at least magkaroon kayo na idea, hindi lang dun sa mga pros, kundi pati na rin dun sa mga cons. Sasamaan nyo. Okay, so dating gawin, kung hindi ka pa nakasubscribe, pwede mo i-click yung subscribe button dyan sa baba, pati na rin yung notification bell para ma-notify ka kapag may bago tayong upload. Ang una nating pag-uusapan tungkol dito sa phone na to ay yung kanyang design. Okay, so nasabi ko naman na to dun sa unboxing and first impression ko. Okay sa akin tong Force Black, pero kung papipiliin nyo ako, mas maganda dun kayo sa Snowfall para hindi ganun kahalata yung mga smudges. If ever lang naman, nagagamitin nyo yung phone na to nang walang jelly case or walang case. Kasi kita nyo, ayun o, kitang-kita na yung mga smudges ngayon pa lang. Okay, pero overall, kagaya na sinabi ko, yung pagiging simple niya ay okay na okay. Nagkapaganda dito sa phone nito. Plus yung kanyang fingerprint scanner, ayan, mabilis naman. Ayan, sobrang reliable. Ayan, sa bawat dampi, kita nyo, wala tayong mintes. Oh. Okay, napakaganda ng kanyang conventional fingerprint scanner. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung isa sa malaking issue sa phone nito, actually, hindi naman deal breaker. Kaya sabi ko kanina, ano lang to eh. Depende sa preference natin. Yung kanyang notch. Para sa presyo na yan, hindi na ako magre-reklamo na meron pang notch yung phone na to. Maliban na lang kasi kung 20K or almost 25K yung phone na yon, yun medyo issue na talaga yung notch. Pero dito, hindi ko ire-reklamo yan. Tapos yung chin niya, hindi naman ganun kapal. So, again, pwedeng-pwede na almost proportioned naman yung bezel ng phone na to. So, okay na okay sa akin. At kagaya nung sinabi ko dun sa unboxing, gustong-gusto ko talaga yung haptics ng phone na to. Hindi ko talaga siya pinatay kasi almost mid-range na yung quality. Almost mid-range phone na. So, magugustuhan nyo rin to for sure. Ngayon, pagdating sa kanyang display, meron tayo ditong 6.7 inches AMOLED 1080p, tapos protected pa yan ng Corning Gorilla Glass 3, tapos 60Hz yung ating refresh rate. Same na same dun sa Infinix Note 12. Tapos 100% yung ating DCI-P3 color coverage dito. And ang maganda dyan, yung kanyang wide vine security level ay level 1. So talagang ma-maximize natin yung AMOLED 1080p na display nitong Infinix Note 12 Pro 5G dahil nga makakapag-play tayo ng mga HD content. Ito, matagal ko na itong dinadaing sa Infinix. Sana kahit sa mga ganitong presyo ng kanilang mga phone, sana meron pa rin tayong freedom na makukustomize yung colors ng display. Kasi kita nyo, wala talaga. Oh. Wala man lang presets. Kung gusto nating gawing cool o gawing warm yung temperature, walang ganun. So sana sa mga susunod na software update, mabigyan tayo ng ganong option para mas ma-enjoy natin yung display. So again, okay na okay yung display sa akin ng Infinix Note 12 Pro. Kahit pa hindi siya naka 90Hz, 120Hz, at least AMOLED yung binigay sa atin. At maganda nga yung color coverage, accurate naman. Meron lang tayo ilang mga kailangang improve. Pero magagawa yun ng Infinix sa mga software update kung gugustuhin nila. Ngayon, pagdating sa performance, sabi ko na ito dun sa unboxing. Naka Dimensity 810 5G na tayo ng chipset dito. Tapos XOS 10.6 on top of Android 12. Tapos 8GB yung ating RAM at 128GB naman yung internal storage. And kagaya ng ibang mga Infinix phone na napag-usapan na natin, meron din itong Memfusion or Virtual RAM, yun ang tawag ng Infinix dito. So up to 5GB yung pwede nating i-reserve dun sa kanyang internal storage na gagamitin as RAM kung sakaling mapuno na yung physical RAM. Pero babalikan natin yan mamaya kasi gusto kong ipakita sa inyo na hindi pa ganun ka-smooth yung implementation ng Infinix pagdating sa Virtual RAM kasi may matatama ang performance. Balikan natin mamaya. Doon muna tayo sa AnTuTu Benchmarks. Okay, so ito yung score na ipakita ko sa inyo doon sa unboxing and first impression. 380,000
974. Pero gumawa pa ako ng iba pang AnTuTu benchmark. Halimbawa, kapag inilagay natin sa game mode, itong phone na to, ito naman yung score. 381,629. Pero what if naka-game mode plus naka-Memfusion tayo na 5 GB. Tingnan natin ang magiging epekto sa kanyang performance. So, medyo malaki-laki yung binaba niya, guys, kasi 376,595 na lang. Well, napaka-decent pa rin na score yan, pero kung kukumpara natin dun sa mga una nating score na nakuha, malaki talaga yung binaba. At isa pa lang yan, dun sa mga sinasabi kong naapektuhan ng Memfusion kapag talagang in-enable natin. Dun muna tayo sa performance niya sa gaming. So again, dito sa NBA 2K20, no issues whatsoever, wala tayong lag, wala tayong frame drops, napaka-smooth kahit pa naka-max yung ating graphics. Sa Asphalt 9, decent din yung graphics na na-generate niya. Wala din tayo masyadong lag or frame drops. Again, napaka-smooth. And kahit dito sa Real Racing 3, okay na okay din yung kanyang performance. But then again, 60Hz lang yung ating refresh rate. So talaga hanggang 60fps lang yung ibibigay sa atin ito. Pero ang pinaka-importante, smooth naman overall. At kung tatanungin nyo ako kung kumusta ba yung kanyang performance sa mga everyday applications natin, ay okay na okay naman. Wala naman akong experience na malaking problema. Hindi nga ito naghang. At isa pa sa malaking improvement na makikita natin dito sa Infinix Note 12 Pro 5G compared dun sa Infinix Note 12 ay yung kanyang main shooter. So ngayon ay naka 108 megapixels 1.8 aperture na tayo, plus meron pa tayong 2 megapixels na macro at 2 megapixels na depth sensor. Yung kanyang selfie camera ay 16 megapixels pa rin. So kung titingnan natin ng quality ng mga photos, nagustuhan ko talaga kasi malaki talaga improvement na makikita natin, lalo na pagdating sa details, sa information. Tapos yung dynamic range, maganda rin kasi makikita naman ninyo, hindi blown out yung langit kahit pa direct tayo nakatutok doon. At yung building, hindi din madilim. Yung kulay ng photos, overall, okay naman sa akin. Pero syempre, at the end of the day, magkakaiba tayo ng preference pagdating sa kulay ng mga photos. Pero kung sa akin, okay naman. At kahit sa mga pictures ng pusa, nakasurvive yung phone na to kasi hindi soft yung quality, kahit pa indoor shot to, kitang-kita pa rin ang mga balahibo. At nagustuhan ko rin yung quality ng mga photos kapag naka-night mode tayo kasi kita nyo, malaki talaga yung difference, mas sharp, mas detailed kapag naka-night mode tayo. Ngayon, pagdating sa video, kung still shot lang or naka-tripod lang yung ating video recording, okay lang naman. Hindi sobrang sharp, saktong-sakto lang, pero ibang usapan na kapag naglalakad ka or kapag gumagalaw ka habang nag-video recording kasi wala tayong stabilization dito, so maalog talaga. Okay, so balikan natin yung sinasabi ko kanina na epekto ng Memfusion dito sa performance ng Infinix Note 12 Pro 5G. So yung isa, ayun, ipakita ko na sa inyo kasi nakita ninyo mas mababa yung score na nakuha natin sa AnTuTu. Yung isa pa ay pagdating sa video recording dito sa rear at saka sa selfie video. Tingnan niyo yung difference. Okay, so may address lang akong issue dito sa Infinix Note 12 Pro 5G. Hindi siya deal breaker. Maayos to sa mga software update in the future. Pero kapag naka-on yung Memfusion natin, mapapansin ninyo na may slight delay yung audio natin or yung video natin sa audio. Basta hindi sila sync, hindi sila sabay. Makikita ninyo yung buka ng bibig ko tsaka yung audio na nilinig nyo. Hindi talaga sabay. So, ito yung nangyayari every time na magre-record ako ng video dito sa selfie camera, pati na rin dun sa main shooter, sa rear camera, kapag naka-on yung Memfusion. So, try naman natin ngayon na i-disable yung Memfusion at tingnan yung epekto. Okay, so ngayon naman patay na yung Memfusion natin at makikita ninyo yung napakalaking difference kasi sabay na yung audio sa video or video sa audio, basta sync na, hindi kagaya kanina nung naka-on yung Memfusion. So, kagaya na sinabi ko kanina, I'm sure kayang-kayang i-fix ng Infinix to sa mga susunod na software update, pero as of now, ito yung may encounter nating issue. So, I suggest kung hindi naman tayo masyadong, alam nyo yun, madaming apps na ino-open or pinapatakbo simultaneously, i-off nyo na lang muna yung Memfusion, lalo na kung ang priority nyo talaga ay mag-take ng pictures or mag-record ng video para hindi nyo ma-encounter yung issue na to. Again, hindi to deal breaker, meron namang remedy sa ngayon, pero asahan natin na ma-fix naman yung Infinix
sa mga darating na software update. Ngayon, pagdating sa quality, 2K 30 frames per second pa rin yung pinakasagad nating resolution dito sa selfie video, kagaya din dun sa rear camera. At wala akong masyado makita ng difference pagdating sa quality kung ikukumpara natin dun sa Note 12. As in, parehas silang maganda. Parehas na okay. Tapos meron pa rin sila ditong LED flash na pwede natin gamitin as fill light kung sakaling madilim yung environment natin para mas maging maliwanag yung mukha natin. Pero again, for the most part, hindi ganun ka laki yung improvement pagdating sa quality, hindi day and night. May konting-konti tayong details na makikita na hindi natin makikita sa selfie video ng Infinix Note 12. But then again, almost the same. Pagdating sa stabilization, wala din dito sa selfie video ng Infinix Note 12 Pro. At hindi naman ako masyado nag-expect niyan dahil nga dun sa presyo niya. Pero sana kahit EIS sa mga susunod na Infinix Note series ay maka-experience tayo. Yung EIS naman, makukuha sa software yan. Kahit walang OIS, diba? So, ayun. Pasensya na sa mga notification na narinig nyo. At least, ma-appreciate niyo yung audio quality ng kanyang microphone. Pero, kung kayo tatanungin, ano masasabi nyo sa quality ng selfie video nitong Infinix Note 12 Pro 5G? So, ulitin ko lang ha. Hindi yan deal breaker. Maliit na bug lang yan na kayang-kayang ayusin ng Infinix sa mga susunod na software update kung gusto nila. And lastly, yung kanyang battery performance, 5,000 mAh, 33 watts yung kanyang charging speed. Ang ganda ng SOT na nakuha natin dito. Ayan guys, 14 hours and 18 minutes. Napakaganda na yan. Although hindi outstanding, pero pwedeng-pwede na talaga. At syempre, naging possible yan dahil nga dito sa ating AMOLED display, malaking battery capacity, at syempre, yung ating Dimensity 810 5G, hindi talaga ganun ka-aggressive. Ngayon, kung pag-uusapan ay charging speed ng phone na to, from 16 to 100%, 1 hour and 19 minutes lang yung inabot. Mabilis. Okay, so ina lahat yung mga information na gusto kong i-share sa inyo tungkol dito sa Infinix Note 12 Pro 5G. Again, mas maganda samantalahin ninyo yung dates na sinabi ko kanina, yung September 27 to 29, para 10,299 pesos na lang yung presyo nito. Kasi after nun, baka bumalik na siya sa regular price. So, nandiyan yung link sa description box sa baba kung sakaling gusto nyo na itong bilhin. Ngayon, kung pag-uusapan natin ay verdict, kayo muna, comment kayo dyan sa baba kung sa tingin nyo ba sulit bilhin yung phone na ito. Kung ako'y tatanungan ninyo, meron tayong ilang mga issues na nakita dito sa phone na ito. Pero ilang beses ko na sinabi, hindi yung deal breaker para sa akin kasi may remedy naman. So, para sa akin, sulit to kasi biruin mo, naka-AMOLED ka na. Ang ganda ng battery life natin dito, ang ganda ng performance, and yung kanyang camera, sobrang acceptable na kasi 108 megapixels, maganda yung itsura ng ating selfie package. Okay na okay ito, marirecommend ko siya. So, kung meron pa kayong gustong i-comment tungkol sa phone na to, lagay niyo dyan sa baba, at kung may question pa kayo, at kung gumagamit ka na ng phone na to, if ever na naka-order ka na at meron ka na talaga, i-comment mo rin dyan sa baba kung ano experience mo para mabasa din ng iba. So, yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong tong video na to, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na din at i-click notification bell. So, yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood. Para sa sama-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.